Inyo ang Panginoon, ang pagtatama sa kapwa bilang isang kapatid. Mas magandang banggitin sa wikang Ingles, fraternal correction. Bahagi ho na kung saan ay makilala. Pagtatama, maliwanag na mayroong pagkakamali. So, sa unang pagbasa, sabi naman natin itatama, sa unang pagbasa ay pinayag mo ni Propeta Ezekiel sa mga Israelita. Anong sabi niya? Bantay ka ng Israel. Ito yung sinasabi ng Panginoon sa pamagitan ni Propeta Ezekiel. Bantay ka ng Israel. Kaya po kumisan yung tanong ni Cain, am I my brother's keeper? So ang sagot ay, yes, ikay tagapangalaga ng iyong kapatid. At isa rito yan din. Maliwanag ni pinamanin ko sa atin sa unang pagkakas. Kapag ang kapatid mo na nagkasala at namatay sa pagkakasala, na hindi mo tinagsabihan ay pananagutan mo sa harap ng Diyos. Hindi maliwanag na ipinamanig ko sa atin sa unang pagbasa. So maliwanag na ito ay isang pagkakasala. Anong klase ng pagkakasala? It's not that ang only question ng maliit na bagay. Hindi lang procedural. Maliitin sa lahat natin, nakamamatay na pagkakasala. No? At anong sinasabi natin nakamamatay na pagkakasala? Ay di yung malalaking kasalanan. Mortal sin. Kaya po sa ikalawang pagbasa, napakinggan natin na pinaalalahanan tayo ni San Pablo sa kanyang sulat sa mga taga-Roma. Ano yun? Huwag kang magnanakaw. Huwag kang papatay, huwag kang makikiapin, huwag kang mag-iimpon, huwag kang magnanakaw. So bahagi yung nakusan ay pinaayag, ibigin mo yung kapwa. So yun yung bagay na kung saan ay nakita natin na anything that goes against yung sampung utos ng Diyos, huwag kung tawagin natin na rin, mortal na kasalanan. Mortal sins. Kaya ang tawag din, nakamamatay na kasalanan. At anong sabi yun ng Panginoon sa pamagitan ni Propeta Ezekiel? Mananagot ka kapag ang tawag ay namatay sa kasalanan at hindi mo man lang pinagsabihan. Pero, kung siya pinagsabihan mo at hindi siya nagbago, hindi ka na mananagot sa iyong sa kanyang pagkamatay sa pagkakasala. Bakit? Sinabihan mo eh. Hindi natin kayang hawakan na lahat ng pagkilos ng tao. Pero ano natin kayang hawakan? Na maging bahagi. Bakit kinakailangan ng pagsabihan? Sapagkat sabi na natin, alam mo kayo yung epekto ng kasalanan? Kamatayan, kahirapan. At hindi lang unuusin mo yung taong nagkasala, ang nahihirapan na nagkakaroon ng pagkamatay sa kanyang ugnayan sa Diyos. Ngunit alin, nadadamay niya yung mga taong nasa paligid niya, yung mga mahal niya sa buhay, na sigurado rin mahihirapan. At ayaw ng Diyos yun na mangyari sa atin. At tayo, sabi nga, kung tayo nabubuhay bilang mga magkakapatid at bilang isang bayan, hindi lamang bilang isang Israelita, kundi isang bayan ng Diyos na itinatag ng Panginoon bilang kabahagi ng kanyang simbahan, pangalagaan natin ang bawat isa. Na huwag mabuhay sa pagkakasala. Bahagi yun na kung saan ay makitao natin. Kailang sa ikalawang pag sa Ebanghelyo, mas tinutukan ko ito sa ipamahalo natin ngayon sa araw na ito. Kasi nilahat dito yung alin.
yung pamamaraan kung paano yung pagtatama sa kapatid na nagkasala. Ano ito? Yung unang pamaraan din, pagsabihan mo ng sarili na. Unahin mo muna na pagsabihan ng sarili na. Bahagi ho. Umisa yung iba, ayaw pagsabihan. Bakit? Kasi natatakot na rin balikan. Kasi baka siya ipagsabihan din hindi ho. No? Alam niyo yung kabanata na tulog ng ating pagliligtas ng ating Panginoon sa Kristo ay lalong-lalo na ngayon na binibigyan namin ang pakinilay yung alin. Sino dalidad? Sino doon yung sino dalidad? No? Yung kabanata ay hindi para lang sa iyo o para lang kung sa kamag-anak mo. Yan ay para sa lahat. Inakailang sabay-sabay tayong pagdungo sa kabanalan ng Diyos. Hindi lang pwedeng ikaw lang. No? At bahagi o na kaya namin pagkasabihan niya din. Hindi para sabihin na nga, mas magaling ako sa iyo. Hindi. No? Out of concern. Out of love. Kaya napakahalaga po na pagsabihan. Bakit? Ayaw natin mapahamak ng tao ito. Pero yun, pagsabihan ng sarili na. At huwag tayong matakot na tayong balikan. Bakit? Sabagat, sabi nga natin, yung kabanalan, no one could enter heaven alone. Neither anyone could enter hell alone. So bahagi yun, may isasama, isasama ka. Kaya saan ka na sumama, ay di papunta sa langit. Bahagi rin po na kung saan yung makita ko natin narin, na ipinahayag rin na kapag nagkasala sa iyo ang kapatid mo. No? Ibig sabihin, ikaw mismo yung pinagkasalanan. E padre, ako nga mismo yung pinagkasalanan, bakit ako pa magsasabi? No? Kasi mas alam mo yung istorya. No? Bakit hindi na lang yung meron? Meron lang yan eh. Hindi niya alam yung pinakabuong istorya. Siguro yung bahagi na rin kapag isinama na lamang siya. No? Pero yung may unang responsibilidad ay rin, ikaw na pinagkasalanan. Kasi bakit? So dalawang bagay ko ito. No? Either na talagang nagkasala against doon sa sabi nga natin na kamamatay na kasalanan. Katulad halimbawa na ikaw yung pinagnakawan. Yung pangalawang sa iyo nagkasala yan din, you are only offended. Pero masigit na makita natin na din na yung masabi natin na ito yung mga kasalanan na nakamamatay. Yun ang pagtuunan natin ng pansin. Bakit? Dahil yun ang magpupulit sa atin sa tiyak na kapahamakan. Sa daigdig na ito, hanggang sa kabilang buhay. Pero yun ang maliwanag ko sa iyo. Ikaw na pinagkasalanan, ikaw yung may unang responsibilidad na itama ang kapatid mong nagkasala sa iyo. So, bahagi ho. Kasi, at ikaw yung unang magsasalita. Kasi ikaw talaga yung concern. Huwag yung meron. Kasi yung meron, sabi nga natin, no? Ay baka nagmamarites lang yun. Hindi niya alam ang buong kwento. Baka pansamantahan lamang yung nakita. Kumisa nakakalungkot. Alam na ng buong bayan ang kwento. Yung taong mismong nagkasala, hindi niya alam. Ay pangit. Bakit? Hindi mo tinatama yung tao ito. Nakakalungkot na sabihin na kamag-anak mo, kaibigan mo, magulang mo, anak mo, hindi ka mo nang pinagsabihan. Baka sabihin sa iyo na, hindi mo man ako pinagsabihan, hindi mo man lang ako itinama. Ano? Mayroon ka bang pangangalaga para bahagi o masakit ka pag sinabi na hindi mo man lang ako tinama. Bakit? Hindi ka ba nagkikil sa akin? Sabi nga ng komisyon ng iba yan din, ayaw natin itama kasi yung komisyon para tayong mga politiko. Ayaw natin na may kagalit. Hindi naman yung magalit. Kaysa
kaysa ang taong ito ay mapahama at hindi niya makamit ang pagliligtas na ipinahayag ng kumikapal sapagkat hindi mo siya pinagsabihan. At ikaw, wala kang concern para sa kanya na siya ay kahit papalo matulungan sa kanyang pagkakamali at baka sakaling siya ay magbago ng buhay. So yung pangalawa, tsaka lamang alin, magsasama ka ng iba. Hindi para idiin ang kanyang kasalanan o para sinulungan. Kaya yung isasama mo, hindi mo lang yung kakampi mo. Baka mamaya nagsama ka nga para lamang idiin yung tao. Hindi, dapat maging maliwanag na alin yung concern na ang tao ito na pinagdasabihan mo ay makakamit niya ang kaligtasan kung siya ay magbabago. At ganoon din naman kapag sa harapan ng simbahan o ng sa mga kinaukulan sa may kapangyarihan, yun yung ibig sabihin. At yung pinakauli rin, ituring mo na siya ay isang publikan. Ibig sabihin, para lang maging maliwanag sa kanya na yung ginagawa mo ay mali. No? Hindi sapagkat ayaw mo sa iyo. No? Pero dapat maging maliwanag na rin, mayroon pang dapat na baguhin. At ako, bilang iyong kapwa, mananampalataya, ay may tungkulin na ikaw ay makita sa daan. At pagkatapos sa mga namangkit na yan, kung ayaw pa rin niya magbago, wala ka nang alalahanin. Pero may gagawin ka pa rin. Ano yung gagawin mo? Bahagi pa rin ng ibanghelyo natin. Kung mayroon mang dalawa o tatlo na nagkakasama sa pangalan ko, naroon ako. Kaya po, bahagi po ng ating mga debosyon. Kalimitan ng mga debosyon natin yun. Yung panalangin natin sa ating mga debosyon yun. Conversion of sinners. Ipagdasal natin ang mga taong namumuhay sa kasalanan. Pagkatapos natin magsabihan kung gawa ng kanilang kaligasan ng ulo, hindi dapat tayo matapos sa ating gawain. We have to include them always in our prayer. Na sila ay panalangin at pakasakaling sa ating mga panalangin. Para makita natin ulit na ginagawa natin ito. Bakit? Ayaw natin na mapahama. Kasi inandulog ni Jesus eh. Kaligtasan, buhay na walang hanggan. Tingin sila na rin, nagpapakita ito ng tunay na pagmamahal sa kapwa-tao.